Hi! So today, pupunta tayo ng Robinson's Novaliches for blood donation. So, i-vlog ko kung yung experience ko sa pagdo-donate ng dugo. Actually, regular donor ako pero I want to impart and share to you kung ano yung mga prosesong pinagdadaanan. Okay? So, see you later! Hi! So, nandito na tayo ngayon sa Robinson's Novaliche. So, mag-donate na ako ng dugo. Kakiyak na ako sa taas. So ito po, nag-fill up na ako ng form. Sa Red Cross Quezon City po. Dun sa City po. So nag-fill up na ako ng form for blood donation. Then, kinunan ako ng BP. So 120 over 80, normal naman. Kinunan ako ng timbang, hindi ko na ipapakita. Pero syempre, pasok tayo sa timbang. Kasi dapat 50 kilos and above. So pag binulong, 8 hours po, 9 o'clock po ako natulog kagabi. So yun, inaalam nila kung ilang oras yung tulog mo. Titingnan nila kung talaga kaya mong mag-donate ng dugo. So may next pang gagawin, i-blood test pa ako. Titingnan pa yung, ano pong tawag doon? Doon sa yung pinapatay. Sa blood typing. Tapos pag yung blood mo lumutang, alam ko hindi ka pwedeng mag-donate. Pero pag bumagsak doon sa solution na ginagamit nila, pwede ka. So may isa pa tayong process. Hi! So, since maraming beses na ako mag-donate, hindi na nila ako blinatay kung nakita nila ako. So, paserox ko daw to kasi may award na daw. Tapos, may pa-food sila. So, syempre, after mo mag-donate, so, kailangan mo ng sweets. Kaya, yeah, meron naman sila. Mahigpit masyado. Hindi naman. Tama. Sarap po kamay. Okay. Ang ganda pala ako. Kunan ko lang po ah. Thank you. Sabihin ka man pagtutusok. Okay, sige. Okay. Ganyan naman, para more on water na lang, tsaka juice after. Ah, sige po. Pinagunan na pala. Dun siya napupunta dun sa bag na maliit. Dun napupunta yung lagi.